The main message that the series would like to impart, really, aside from the bagong texture, bagong timpla, and all that, is the... Well, the moment I saw the script, I was excited to tell the story immediately. So I feel lucky na ako yung tinap ng public affairs to do this. No? But I feel the intention really is the same as the other series, no? To tell a story na makakarelate at lahat. So the dynamics of the series, well, what's new about the series is that it is the first, I think, na local story that is revolving around culinary, around food, no? So, hindi lang ikaw madedelight based on the storytelling, meron pa siyang visual delight on food. So, yun yung bago sa kanya. But then, the script is so well written in such a way that all the characters are likable. Parang pag nanood ka, lahat sila, makaka-relate ka. So, in fact, sabi ko nga ito yung story na walang kontrata eh. Parang lahat mamahalin mo eh. Ganon. So, I think it is an actor's piece because every character, every actor in the series requires their craft in telling the story emotionally. Parang ganon. So, kaabang-abang siya because kakaiba sa mga ibang napanood na natin in the past. Nakakatuwa na ang public affairs ay naggagawa ng tandem ng ng bago. Number one, si Kelvin is not so popular yet. Kelvin is not so popular yet that doon siya sumikat sa Netflix series niya na Dead Kids, no? Yeah, Dead Kids. So hindi lahat nakakakilala. At alam nating lahat na kapag nanood ka ng isang storya na hindi mo masyado kilala ang artista at ang pagkatao ng artista, naniniwala ka na siya yun. So when you watch this material, yung portrayal ni Kelvin, character niya, maniniwala ka na siya si Harvey. Yeah. Ngayon, si Mikee naman, because of her craftsmanship, napanood ko na siya ng matagal sa Encantadia. Tapos, napanood ko rin siya sa huli nila ni Alden. Iba yung atake niya sa mga yon. Tapos nung workshop na, sabi ko, ay, ang batang ito, aseryoso sa craft niya. Inaral niya talaga si Apple. At araw-araw, ito yung mag-shoot kami at magkukwento, nakikita ko si Apple, hindi si Mikee sa bawat So, the strength of the two is binuhay nila si Apple at si Harvey sa katawan nila. Ang strength then is that they open themselves up para sa isa't isa. Kasama na dyan si Paul. So every time may eksena si Mikee and Paul, kinikilig ako. Ang tanda ko na pero kinikilig pa ako. Pag may eksena si Kelvin at saka si Apple at si Hart, kinikilig din ako. So parang torn ako ngayon, lang manonood, torn ako kung papaano at sinong pipiliin ko. Sa katunayan lang po, base po sa character ni Harvey, minsan nagiging katulong niya yung oras at minsan nagiging hindi naman sagabal. Pero parang actually, oh, nakakatulong kay Harvey yung time. So, minsan may ano lang, may parang nahihirapan lang yung si Harvey dahil sa oras dahil masyado na siyang naguguluhan sa present. In my opinion, kung timing po yung pag-uusapan, parang sa totoong buhay lang din. I think we all have our own
frequencies na sinasakyan sa mga buhay natin. Feeling ko na attract tayo, may mga namimit tayong mga tao na kasabay ng frequency natin. Tapos yun yung tinatawag natin minsan na perfect timing. So, ang nagugustuhan ko po sa pagkasulat din at yung pag-atake ng mga kasama kong cast is yung iba-iba kami ng frequency, iba-iba kami ng outlook din kung paano namin titignan yung timing ng lahat sa story. This, parang yung two sides of a coin, yung isang situation, it can be good for one character, pero it can be bad for another. So, nakakatuwa yung isang pagyayari lang o isang eksena na meron kang marirelatean na character. So, I think that's what makes each of the characters very relatable for everyone. So, for the viewers, I think it's something that they would discuss, na i-imagine ko na pagkatapos nilang manood, pag-uusapan pa nila kung ano yung nangyayari sa story. Kasi ganun siya ka-rich. So, timing nga yung nagdadala at na-excite akong makita yung lahat. Sana makita nila yon as the viewers din. Sa character ko naman as Ginger, si Ginger kasi hindi siya kagaya ni Harvey na nakapag-time travel. Pero ang kagandahan dito kay Ginger, ang importante sa kanya is yung present time. And yes, kagaya nating lahat, meron tayong may mga times na talagang nahihila tayo ng past natin, ng mga nangyayari sa atin, tapos nadadala natin in the present, tapos minsan mag-overthink tayo, tapos masyado natin iniisip yung future. So sa tingin ko dito makaka-relate din talaga yung mga tao na sa journey ng buhay ni Ginger para matupad yung pangarap niya, talagang mapapakita ni Ginger na talagang ipaglalaban niya yung pangarap niya. Hindi niya na masyado papakinggan ang boses ng mga tao gaya ng nanay niya na talagang pinipigilan siyang abutin yun. And yung bigat ng naramdaman niya nung nawala yung tatay niya. So dito talagang in the present time mapapakita ni Ginger yung journey niya sa self-love na kailangan niya ibigay sa sarili niya. Si Frank kasi isa siyang happy-go-lucky guy na kapag meron na akong stable na job, hindi niya na iniisip yung future niya. Kumbaga, tsaka para kay Frank kasi parang mas gusto niya nang mag-live na rin sa present talaga. Kasi yung past ni Frank, binubuli siya, tinatawag siyang posporo dahil payatot. So nung naging present, nung nagsipag siya, nag-gym, lahat, nag-workout, tapos naging artistahin siya, si Frank, parang gusto niya lang mag-live sa present. So, tingin ko ang isa lang pagsisisihan ni Frank siguro, ewan kapag nalaman niya na may mga time travel doon sa story namin, siguro yung gusto niyang bumalik sa past para mabigyan ng chance kay Apple, siguro, sa tingin ko. Pero sa mga character ko, sa character ko naman doon, hindi niya naman alam yung about time traveling doon sa story na yun. A conscious effort to present the story, yung Filipino values and Filipino ways, no? Tapos nakipagtulungan din po ang network, nakipagtulungan ang Department of ang munisipyo ng Maynila para maipakita namin ang kabuuan ng Maynila at ang ganda ng Maynila. Ngayon yung story nito, Ms. Rose, kasi may conscious effort kami na idikit sa quality ng Korean novela. Kasi nga, nung pandemya, mas lalong sumikat ang Korean novela. Although ako matagal na akong fan ng Korean novelas, no? Yun, so inaral ko rin kung paano nila kinikwento. Yung writer po may conscious effort na ikwento siya in a non-traditional way. At Rose, ito pag pinanood mo, hindi siya linear. Parati kang merong, ay, kaya pala niya ginawa yon. Ay, kaya pala ginawa niya yon. Ang effort na ito, Ate Rose,
yung storya kasi is about, ang pinakamahalagang mensahe ng storya is that everything happens for a reason in our life. Ang lahat ng tao pag nanood, marirealize nila yon. Ay, nangyayari ang mga bagay-bagay dahil kailangan mangyari. Ang lahat ng characters dito are interconnected. Tapos yung time element na yan, whether it be in the past or in the present, marirealize mo pag pinanood mo, ay nangyari siya kasi kailangan siyang mangyari para sa ikabubuti ng bawat character. So yun yung masarap panoorin doon sa The Lost Recipe po. Well, the main message that the series would like to impart, really, aside from the bagong texture, bagong timpla, and all that, is the main focus of the story. Na pagkaraan ng pandemya, marami tayo na-realize sa buhay natin and all that. Na now, to take life as it is because lahat ng pangyayari sa buhay kailangan mangyari para makaabot tayo sa pupuntahan natin. Ganun siya tatakbo eh, yung storya eh. Ang lahat ng characters, mayroon silang gustong puntahan in the end. Pero they are all interconnected. Connected yung buhay nila sa isa't isa. Na kailangan nila magkita-kita at kailangan mangyari ang mga pains na yon para umabot sila doon sa gusto nilang marating. Yung concept po na ito ay medyo matagal na rin siyang nasa isip namin ni Michael. Kasama ko po si Michael nung ginawa namin yung concept. Tapos ang pinaka-inspiration niya talaga is food, saka yung Intramuros, kasi doon siya nabuo. Pero ang pinaka-goal namin nung ginawa namin yung concept is gusto namin sana gumawa ng something na global. Kasi yun yung nakaka-amaze sa mga Koreans. So yung storytelling nila, yung content nila, hindi lang siya for Koreans. Global yung content. So nakaka-penetrate sila na iba-ibang market. At yung values nila, yung mga kwento nila sa bansa nila, nakakaabot sa iba't ibang parte ng mundo. So yun yung pinaka gusto sana namin na magawa dun sa concept na ito na binubuo namin siya. Nag-start siya sa isang germ na binato ni Michael, tapos binuo namin together. And then, nung ginagawa yung story, ang lagi namin goal is kailangan maging bago siya. Kailangan meron tayong ma-present na bago sa viewers. Yun po. Oo, yung sinasabi ni Erwin na idea nun, may doc, nung researcher pa ako sa isa sa mga docu ng public affairs, may ginawa akong docu sa Cotabato, ang title, ang nawawalang recipe tungkol yun sa mga forgotten recipes ng mga royalty. Tapos, parang yun lang, in-explore ko lang na gusto kong gumawa naman, ano ba yung favorite na pagkain ng mga Pilipino? Siyempre, adobo. Tapos gusto ko siyang, sabi ko kay Erwin, gusto ko ng fantasy na series na magre-revolve sa food, kaya nadagdag na yung element ng time travel, kaya nadagdag na yung element ng... Nakita niyo sa trailer, di ba may past and present version si Mikee Quintos, si Apple. So, pinaglaruan lang namin yung idea. Tapos, thankfully and fortunately, nung pinresent namin siya sa mga boss namin, kina Sir Neil, kina Ma'am Nessa, nagustuhan naman nila yung concept, nakakaiba siya. Kaya pinagpipray namin na sana magustuhan din siya ng viewers para mas marami pang ganitong klaseng content yung magawa natin. Na hindi yung mga tipong, di ba, sa K-drama, kasi kaya tayo na-entay sa mga palabas nila kasi parang laging bago yung mga concepts nila or kahit pang traditional man siya, binibigyan nila ng bagong bihes. Ganon din sana yung goal namin dito sa The Lost Recipe. So, ayun po. Thank you. Feeling ko matututunan nila sa character ko kay... Hey, Ginger is self-love na journey. Dahil kapag alam natin yung self-love and we know our self-worth, talagang makikita sa atin, ano ba? Shit, wala ako. Sorry! Way hard. Oh, ma! Yung self-love journey ni Ginger na kahit nahihila pa rin siya na nangyari sa past niya, nahihila siya ng kopak ng nanay niya. It's okay na parang matututunan nila na okay lang na bumagsak ulit, pero kailangan
tumayo ka lang din agad. Basta huwag kang mag-give up sa dreams mo. Your happiness comes first before everyone else's. Yun yung matutunan nila sa character na si Ginger. Sa akin naman po, as Frank, si Frank kasi from a fast food worker, siya po ay madidiscover at magiging singer slash artista dito sa show. So, para sa akin, makikita din po nila kung paano talaga maging artista kasi papakita rin po sa show yun eh. Yung mga hirap ng artista, yung hirap ng character ko as a pag-transform na magiging artista. So, makikita nila yun, yung lahat ng mga gagawin ni Frank. And para naman sa mga chef, siguro mag-share din ako na makikita din nila yung, di ba, yung paano ma-stress yung mga chef sa kitchen. Sa loob ng kitchen. Di ba? So, marami po, marami kaming maibibigay sa inyo kung paano talaga yung buhay ng bawat isang character. So, akin, in general naman po, kasi yung character as Harvey, masyado siya nagpakambante. Hindi siya nag-iisip sa mga bagay na sinasabi niya. Hindi siya may pagka-insensitive siya dahil may pagka lang naman, hindi naman sa lahat ng oras kasi vulnerable naman siya. Yun lang, kailangan huwag kang masyado magpakumpante sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo dahil hindi mo alam, the future is unwritten. And hindi mo talaga alam kung ano yung susunod na mangyayari. So, kailangan mong mag-ingat. Ayun, ituturo naman yun ng the lost recipe dahil iba't ibang problema naman yun. But hindi lang naman problema, pag-asa, tagumpay, yung ihahain. Basta mas sobrang daming ihahain ng lost recipe na matututunan. Pero sa character ko, yung maibabahagi ko is yung huwag ka masyadong magpangambante sa mga bagay na ginagawa mo kahit na alam mo magaling ka na dahil may possibility pa rin na matisod ka. Yeah. For me naman po, I think yung kung ano yung matututunan ng mga viewers dito sa The Lost Recipe, I think it's safe to say na yung whole story and yung show, it's somehow a coming of age show na lahat ng characters nandun sa 20s na age, tapos nakikilala na namin sa totoong buhay yun yung age kasi na nakikilala na natin yung mga sarili natin at nalalaman natin kung ano yung mga gusto natin sa buhay. And minsan, yung mga nare-realize natin gusto natin, may mga hahadlang na mga mahal natin din sa buhay. So yung struggle na yun na mapapakita and sana, ako kasi personally as Mikee, doon ako nakarelate kay Apple na pag Filipinos are very family-oriented people. So, yung pagde-decision, ba't ako nabubulo? Yung pagde-decide kung kailan mo dapat unahin sarili mo or yung ibang tao, mapapakita yun dito. So, sana makatulong pag pinanood kami ng viewers, bigyan din nila ng oras, i-take nila yung opportunity na yun na pag-isipan yung mga ganun sa mga buhay nila at makatulong kami kahit papano sa pag-inspire ng decision-making nila in their own lives. Yeah, yun. Iba po yung atake dito. Tagay po nang nabanggit ko kanina, hindi po siya masyado yung pagay ng sigawan, na puro catfights. Dito talaga ipapakita namin sa viewers na bawat character namin talagang emotionally connected kami lahat. So, mabait ka dito, Thea? Both po. Both? It's complicated. Depende din po sa topak ng nanay ni Ginger. Think ko wala naman siyang talaga yung parang kontrabida vibes sa character ko. Think ko isa lang siyang lalaki na kasi lahat kami lalaki pagka mahal namin ng isang babae, papakita naman namin na mahal namin, mag-e-effort kami kahit may kalaban pa. Ganun. So para sa akin
para sa akin, ganun lang yung nakikita ko kay Frank, na kababata ko si Apple, mahal ko siya, so ipaglalaban ko siya. Hindi as a kontrabida way or something. As a, ano lang, as a lalaki na mahal ko siya, kaya ko siyang alagaan, ganyan-ganyan. Yun yung papakita ko. So, para sa akin naman, hindi naman ako naging hardcore na kontrabida talaga dito, Ate Rose. Kundi, siguro yung... hindi kakakainis. Ko lang sa, na? Hindi naman kakainisan ng viewers. Dito. Oo, hindi naman, hindi naman. Tingin ko naman, mas magpo-focus din talaga yung story sa labanan din ng bawat restaurant ng H&B tsaka yung kay Ginger. And para sa akin, nung nabasa ko yung story, na-excite ako kasi kakaibang timple. Yun nga yung tawag nila dito sa show na yun. And excited na rin ako na makita ng viewers yun. Na, at ma-realize nila, ay kakaiba nga ito. Itong dalawang recipe na ito. Nakikita nila ang powers ng Filipino young actors. Yes, may best actor tayo dito. Yes. Tsaka para sa akin, hindi lang naman po para sa mga acting na binibigay din namin, 110% namin. Dahil andyan din yung production na binibigay din, mas sobra pa. Yung 110% nila. Yung sa shots pa lang ni Direk Monty, sa writer, sa pagsusulat, sa lahat po actually. Teamwork po talaga to eh. So, para sa akin, kaya namin may pagmalaki yun na pang world class kami dahil nagtutulungan kami. Yeah. In dedication ng isa't isa, world class na yun. Hindi na yun mababayaran o hindi na yun mapapantayan ng kahit sino. Quality nga. Mismo. Tsaka yung, feeling ko yung, base sa nakita ko sa editing nung trailer, galing eh. Ganda nga. Hindi na ulit nakakita ng ganung ano yan. Ganda niya. So, dun pa lang mararamdaman mo na, oh, may laban siya talaga. May laman, kumbaga. So, congrats po sa ano team ng dalawa. Buong team. Galing. Bawa ko sa inyo. Galing sa atin lahat. Salamat po. Yun. Ayun nga. Parehas po ng sagot nila kasi, kumbaga parang, dun pa lang sa teaser and yung mga tinabi ni Paul na yun nga, tulungan, teamwork, talaga magta-translate yun lahat sa screen at makikita na mula sa aming lahat talagang we complement each other and yun yung nakakapag-forward class sa The Lost Rest. Minsan nga yung clapper po namin, makikita mo may emotion pa eh, minsan lumuluwa pa. Ganun ka dedicated po yung mga abroad. Pero maging seryoso kami. I-acknowledge din namin si Miss Marge, di ba? Kasi siya po yung acting coach naming lahat. Siya lang po mag-isa. So nakikita niya yung bawat emosyon na nagiging kulang minsan pagka nakakalimutan po namin isa't isa. Nandyan po siya para mag-remind sa amin. So dun pa lang makikita niyo na na-dedicated din talaga lahat ng production and kami mga artista po. Mismo. Yes, well, sinulat na yan nila, naisip na yan ng head writer namin, si Erwin Bravo. At natutuwa ako because the entire material really is at par, I think, no, story-wise with the K-drama way of storytelling. In fact, hindi pa man kami nag-shoot ni Thea na aawa na ako at nai-inlove na ako sa karakter ni Ginger. Alam ko yung pinagdadaanan niya. So, ganun din. Well, sabi ko nga, walang kontrabida dito sa story na ito. Maaring may manggulo ng buhay ng isa, pero hindi ibig sabihin masama siyang tao. Mayroon din siyang gustong puntahan at may pinagdadaanan din na makakarelate ang manonood. Pareho kami ni Thea, mas pinanonood ko yung second lead. Mas gusto ko silang yakapin pagkatapos kong panoorin. Parang ganon. Yun, mararamdaman natin yun sa The Lost Recipe.